Yes sir, good day RK Ventures and welcome to my channel. So today's vlog mga riders ay mag DIY po tayo or do it yourself para sa akin nag-iisang motor, ang Yamaha YTX125. Since it's 3 years and 3 months na itong motor na to, we have to do something different. Magpapalit tayo ng engine oil, but it's not just changing an engine oil, but we have to flush the old engine oil. Right mga riders, so stay tuned lang kayo dyan and stick around. Alright, so before we begin with our vlog, gusto ko po munang bumati sa lahat ng Happy Holidays, Merry Christmas po sa inyong lahat. More power and God bless po. Alright, so again, today's vlog ay mag-engine flushing po tayo. And at the same time, after that, ay mag-change oil na rin po tayo. No? So sabay po yun, yung procedure na ganun. At syempre, mauna yung engine flushing. Kaya tatanggalin natin yung mga old engine oil sa loob ng makina ng ating motor. Alright mga co-riders, so ang engine flushing po pala ay nakakatulong po ito para maiwasan natin yung mga nanumuong dumi sa loob ng makina ng ating motor that cause blockage sa mga maliliit na butas na dinadaloyan ng bagong engine oil. So nakakatulong po yan to keep the engine running smoothly and prolong the life of the engine. And additionally, a clean engine runs more efficiently, which leads to better fuel economy. So okay, di ba? Ang galing na nagagawa nito. Maiwasan natin yung mga harmful deposits na nasa loob niya. So yan po nagagawa ng engine flushing, especially sa mga motor na 3 years and above na po, no? So kailangan po talagang ina-engine flush. Hindi po basta change oil lang. Even if you change oil, na-experience ko po to sa akin, ha? Not knowing about this engine flushing before, nung wala pa ako idea sa pag-engine flush, nag-change oil po ako. When I check it, is parang maitim pa rin, madumi pa rin. Siyempre kumonsulta ako sa mga kaibigan ko mekaniko, and they are the one who advised me na mag-engine flush daw para to luminis yung loob ng makina and maiwasan yung engine breakdown. At parang naging brand new siya ulit. Kung paano mo siya binili, eh magiging ganun po ulit ang resulta ng motor, ang makina ng ating motor. Kaya sinunod ko yung pie nila at bumili ako ng Lubrigold engine flushing. So sabi nila, you have to run it like mga 5 minutes or 10 minutes, 15 minutes. Yun yung mga advice. But dito, meron tong procedure sa likod, no? So basahin nyo lang instructions kung anong dapat gawin. Kasi ako, I've run it for about 5 minutes na naka-ideal lang. Even though yun ang instructions na nakalagay dito is 3 minutes lang. Para sa akin kasi parang bitin yung 3 minutes, so I make it 5 minutes na naka-ideal, ha? Bawal po na i-revolution habang nag-engine flush po tayo. Bawal na bawal po yun. Kasi if doing so, it can damage the pistons and cylinder wall ng makina ng ating motor. So mahirap po yun kasi mag-engine breakdown po yan. Sigurado yan pagka ni-rev natin habang nag-engine flushing. Kaya wag na wag po natin gagawin yan. Alright mga co-riders, so sa procedure po ng pag-engine flushing is napakadali lang, kahit sino po ay kayang gawin ito. Same method lang po siya kung paano po tayo mag-change ng engine oil. So dito lang is magdadagdag pa tayo ng additional engine oil. So medyo magastos po na ang proseso. Pero ang kapalit naman po niyan ay magiging maganda po at ahaba po ang buhay ng makina ng motor nyo. Ngayon kung gusto nyo naman po makatipid talaga, ay pwede nyo naman pong gamitin ang inyong old engine oil. At yun po yung magsisilbing preliminary washing. Right after nyo pong mag-drain ng old engine oil na may kasamang engine flushing oil sa loob ng inyong kamakina ng motor. Kasi ako po, to be honest with you mga riders, yan po ang gagawin ko. Kasi gusto ko makatipid. Importante yung engine old oil na gagamitin ko. Is regaling lang din po sa motor na yan. Okay mga riders, ito pong ginagawa ko ay base po sa aking experience lamang. So I'm sharing it to you para magkaroon kayo ng idea. But I'm not forcing you to follow my way or yung procedure ng pag-engine flushing. Meron po tayong kanya-kanyang style. Ang pinakamaganda po talaga, masasuggest ko, eh pwede nyo pong gawing dalawang bagong engine oil para sigurado pong malinis ang loob ng makina ng ating motor, no? Pero ang way ko kasi yun nga, para makatipid, I use the old engine oil na galing din po sa motor ng YTX125. Para wala pong sisiyahan, baka kasi mamaya sisihin ako na, uy, bakit sinunod ko yung video na to, mali pala. Hindi po maganda yun. We have our own way of paggawa, pag-aayos ng ating motor. So kung instinct mo na ganito dapat, sundin nyo po yun. Kasi ako, based on my experience, naging okay naman pong lahat. Alright, so let's continue on our topic. So bago po pala natin lagyan ng engine flushing oil itong ating motor, eh painitin po muna natin, no? Paandarin natin for at least 5 minutes kasi kailangan po medyo warm po yung makina bago po natin isalin tong engine flushing oil. Alright, so ayan, nakalipas na po 5 minutes at warm up na po yung motor natin.
So tsaka na po natin isalin itong engine flushing oil. Alright, so sa procedure po ng pagsalin ng engine flushing oil, eh hindi po yan lahat isasalin. Ang isang container po ng engine flushing oil lubricant ay 500 ml. At ang engine oil capacity po ng YTX 125 ay 1 liter po yan. Kaya ang isasalin po nating engine flushing oil sa ating YTX 125 na ihahalo natin sa old engine oil ay 100 ml lamang po. So take note of that, 100 ml lang po yung dapat. Alright, so simulan na po natin at tanggalin na po natin yung oil filler cap o yung dipstick na tinatawag. At saka na po natin isalin itong 100 ml ng engine flushing oil. At right after po may salin ng 100 ml engine flushing oil ay paandarin po natin ang motor for at least 5 minutes na naka-ideal lamang. Alright, again, paalala lang po, naka-ideal lamang po ang ating motor at wag na wag po nating i-rev ang throttle kasi makakasira po talaga sa makina ng motor natin yan. Hayaan lang po natin siya naka-ideal at okay na po yun. At 5, 4, 3, 2, 1. Okay mga riders, saka na po natin i-drain ang old engine oil na may kasamang engine flushing oil. Alright, so ayan, na-drain na po lahat. So yung old oil filter ay hindi ko na po muna pinalitan. Hinayaan ko po muna siya dyan kasi magsasalin pa po tayo ng old engine oil. And then once na masalin na po yung old engine oil na ginamit ko rin para sa preliminary washing na tinatawag ko, i-ideal po natin siya ulit. Paantarin natin siya for at least 5 minutes. And then drain po ulit. After that, nililinisin yung pinakaloob at saka na po natin isasalin yung pinakabagong engine oil together with new oil filter. Sabay po dapat yun. So ganun po yung procedure na ginawa ko dito sa pag-engine flushing. And then right after na may lagay na yung bagong engine oil tsaka yung oil filter, ay pandering po natin ulit yung motor para malaman natin kung mayroon bang pagbabago o mayroon bang nasira o mayroon bang naging problema. No? So dito makikita natin, maririnig natin yung pagkakaiba ng tunog. Alright mga ka-riders, so nagawa na po natin yung pag-engine flushing. To tell you honestly, ang laki po ng difference ngayon. Mas naging smooth at maganda yung tunog ng aking YTX 125 kung siya po ay naka-neutral o naka-ideal. Unlike before, nung hindi pa siya na-engine flushing, maririnig mo yung mga kalasing-kalasing ng baka sa loob ng makina. But now, after ng method na procedure na ginawa ko sa pag-engine flushing, ay naging maganda po talaga ang takbo ng makina na aking motor. Naging smooth pakinggan. Effective po itong engine flushing. At least once or twice a year po talaga yung recommended na para sa motor natin. Lalo na pag madalas yung gamitin, siguro twice a year. Yun po yung pinakamaganda. Alright mga ka-riders, at sana po yung nakatulong po itong aking video. Ito po ay base lamang po sa aking experience at na mga natutunan. No? Sinishare ko lamang po sa inyo para po at least meron kong makakuha kayo na idea sa akin. Alright mga ka-riders, at Renzo Classic po, palagi po ako nagpapaalala. Ride safe, think safe, and be a defensive rider at all times. RK Ventures. Ciao.